Magandang araw sa ating lahat. Tayo po ay maglilinis ngayon ng water dispenser. Pakita ko sa inyo. Ayan po. Tinanggal natin yung top cover ng water guard. Ito yung nakita natin dito sa water tank o container o imbakan ng tubig. Oh. Pwede tayong mag-drawing dyan. Oh. Napakadumi. So, i-drain natin yung tubig. Tanggalin natin itong water drain plug dito sa likod. Yan, yung may kulay green na part dyan. Yan. Yun. Tanggalin natin. Yan. Lumabas na yung tubig mula sa water dispenser. Ganun din itong isa. So, dito ipakita ko lang. Yan po yung water drain plug. So, siguraduhin natin na hindi ito mawawala o ma-misplace. Kasi ibabalik natin yan. Kailangan maibalik natin yan. Pagkatapos natin malinis itong water dispenser. Ayan, nabuksan na din natin yung isang water drain plug. At lumabas na din yung tubig mula sa water dispenser. Siguraduhin natin na hindi mababasa yung plug na para sa power source. So, ito po, na-drain na po yung tubig. Bale, ayan po. Di pa naubos. Ayan, malapit nang ma-drain. Sa paglinis nitong dumi o sa pagtanggal nitong dumi mula dito sa water tank, gamit tayo ng malinis na sponge. Pansinin nyo, wala yang sabon o any dishwashing paste o dishwashing liquid. Yan po ay malinis lang na sponge na binasa natin ng malinis na tubig. Bale, yung gagawin natin ay tatanggalin yung dumi mula dito sa water tank ng water dispenser. Ayan o. Oh. Yan, natanggal na natin yung dumi. Okay. So, isasuggest ko na kailangang linisin yung water dispenser weekly o sa loob ng isang linggo kailangan linisin na yung water dispenser. So, para at least malinis yung tubig na ating iniinom. Yan, sinama ko din sa pagpunas dito sa top part at ito, itong kanyang water guard o top guard o ang tawag nito ay water bottle seat. O yung iba, tawag dito ay water guard. So, ayan, nililinis pa rin natin yung part dito. So, ayan, natanggal na lahat ng dumi. So, dandan po natin na pag marumi na yung sponge, so kailangang linisin natin yan gamit lang ang tubig. So, pagkatapos natin punasan, buhusan natin ito ng malinis na tubig dito sa water tank, siguraduhin na naka-open pa rin yung drain. Ayan. Pagkatapos natin gawin yan, ay ibabalik natin syempre yung water drain plug at saka yung water bottle seat dito. O kung tawagin ng iba ay water guard. Ito. So sa pag-install nito o sa pagbalik nito, nakikita nyo yan, may slot. So, itatapat lang yung slot dyan sa may lock. No? Tapos, pag lock nito, ikutin lang ng clockwise o papuntang kanan. Ganyan. Yan. Lock na yan. Kung gusto nyong buksan, ikutin papuntang kaliwa o counterclockwise. So, i-lock na natin. Yun. Papansin ninyo, wala na siyang
part dyan na yung pantusok doon sa takip ng water bottle. Pero pwede pang magamit yan. So, dito ibinabalik ko ng ang water drain plug dito sa likod ng water dispenser. Ayan. Binabalik na natin. Okay. So, ito na po. Ang gagawin natin dito ay ilalagay na yung water bottle. So, kahit nawala yung part na yan na pantusok, ayan o. Diyan, dinidemo ko. So, mapepwede pa rin magamit yan. So, ang gagawin lang ay tatanggalin yung cover na nandyan. Tapos, pwede pang magamit yan. So, bali ito, papalitan natin ito ng cover. Yung ipapalit natin, yun. Yung meron ng opening. Yun. Bali, ilalagay natin yun dyan. Okay. So, dito ipinapakita ko lang sa inyo na kahit na mabali yung part na yun na pantusok sa lock sa takip ng water bottle ay mapipwede pa rin magamit yan. So, ayan na po. I-install ko na po dito yung water bottle. So, kung titingnan ninyo ng maigi, ayan o. Ganyan lang. Mapipwede pa rin magamit yan. So, kung makikita ninyo, gumagana na yung water dispenser. Bali, yung water bottle ay nagdi-dispense na ng tubig papunta sa water tank o sa water container na kaparte nitong water dispenser. So, yan, nagbabubbles pa siya. Yan ay indication na gumagana. Yan. So, kung may mga water dispenser kayo na ganun ang nangyari, naputol yung or nabali yung part na yon na pantusok sa cover ng takip ng water bottle, yan po ay mapwede pang magamit sa pamamagitan ng pamamaraan na ganito. So, ayan na po. Hintayin lang natin na mag-stop yung pag-bubbles. Ayan, nag-stop na. Tapos nyan, subukan natin kung magdi-dispense nga ba ito ng tubig. Ayan, nagdi-dispense naman siya ng tubig. Dito din sa kabila. Okay, so hanggang dito na lang itong video tutorial. Kung nagustuhan niyo itong video, paki-like at share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga videos.